Hello, this is Sir Trice. Tuturuan ko kayo ngayon ng ilan sa mga properties of equality. Yung mahalaga masyado, kailangan nyo sa paghahanap ng value of mga unknowns, mga variable, x and y, lalo-lalo na sa linear equation. Okay, so ito ang mga pag-uusapan natin: addition property, subtraction property, multiplication property, and division property of equality. So, ang concept nito, ano lang, kung anong ini-add mo sa kaliwa, i-add mo din sa kanan para maging equal pa rin ang equation. Kung anong sinubtract sa kaliwa ng equation, i-subtract din sa kanan. Kung anong minultiply sa kaliwa ng equation, i-multiply din sa kanan. Kung ano naman ang dinivide sa kaliwa ng equation, i-divide mo din sa kanan ng equation. So, para equal pa rin yung equation. So, magsasagot tayo dito ng mga sit works, ng mga tanong, mga drills para matakel natin yung mga properties of equality na yun. So, ito. Find the value of x. Ito, solve the equation. Or find the value of the unknowns. Ito, hanapin natin ang value ng h. So, the equation is h minus 6 equals 2. Okay. Itong kaliwa, equal lang sa kanan. Ang tawag dyan, equation. Kaya nga meron siyang equal symbol. Okay. Hahanapin natin ang value ng h. So, para mahanap natin ang value ng h, tanggalin natin itong mga constants, itong mga numbers. Okay. Sa case na to, tanggalin natin itong negative 6. Paano matanggal si negative 6? Paplasan natin ang 6. Okay, plus 6. Nag-plus ako sa kaliwa ng equation. Ngayon, mas magaan na ito. Kumbaga sa timbang, mas magaan na itong kaliwa kaysa rito sa kanan. Kasi, mas mabigat na kasi nag-plus ako ng 6. Sa kaliwa, nag-plus ako ng 6. Sa kanan, hindi. So, hindi na sila ngayon equal. Hindi na sila equation. So, para maging equal pa rin sila, kung ano yung ini-add ko dito sa kanan, i-add ko din dun sa... Kung anong ini-add ko sa kaliwa, i-add ko din sa kanan. Ang tawag dun ay addition property of equality. So, mag-a-add din ako dito ng 6. So, balance pa din. Nag-add ako dito, nag-add din ako dito. So, yun lang yung addition property of equality. So, negative 6 plus 6, the answer is 0. So, madaling salita, makakancel lang yan. Ang matitira ay h. Yan. Then, 2 plus 6, the answer is 8. So, ang value ng h ay 8. Let's check. Ganito lang i-double check. Yung original na equation, substitute mo lang si h ng 8. 8 minus 6, the answer is 2. Kapag tama, so yan. Meaning to say, tama yung computation. Next, number 2. J over 3 equals 9. So, find the value of J. Ganun ulit ang goal matira si J. Kailangan matanggal si 3. Ay, nakadivide siya kay J. Divide 3. May divisor na 3. Paano mo matatanggal tong divisor na 3? Or yung denominator na 3? Magta-times ka ng 3. So, magta-times ako ng 3 sa kaliwa. Kung anong ginawa ko sa kaliwa, gawin ko din sa kanan. Para equal sila. Kasi nga, equation. So, ang tawag dyan ay multiplication property of equality. Nag-times ako sa kaliwa, nag-times din ako sa kanan. Ngayon, si J, nag-divide ako ng 3, nag-times uli ako ng 3, ang matitira lang ay si J. Divide at times, iisa na reverse lang yun. Nag-divide ka ng 3, nag-times ka ng 3, edi matitira lang yung original number. Okay, or cancelin mo na lang. So, ang matitira ay J. Then, 9 times 3, the answer is 27. That's why the value of J is 27. So, paano siya i-double check? I-substitute mo lang ito kay J. Okay. 27 divided by 3, the answer is 9. m equals 12. So, how do we find the value of m?
Ganun lang uli ang goal mo, matira yung variable, tanggalin mo dapat si 4. Pag nakadikit na ganyan, 4m, ang ibig sabihin niya nakamultiply yan. 4m, 4 times m. Paano mo tatanggalin yung naka-times na 4? Ay di mag-divide ka ng 4. Kung ang i-divide sa kaliwa, i-divide mo din sa kanan. Ang tawag dyan, DPE, Division Property of Equality. So, 4 divide 4, 1. 1 times m, m. Or, sa madaling salita, cancelin mo na. Cancel. So, ang matitira ay m. 12 divide 4, 3. So, the value of m is 3. So, check natin. Tingnan mo lang tong original. Substitute ka kay m ng 3. 4 times 3, the answer is 12. Correct. Next, number 5. N plus 2 equals 6. So, anong value ng n? Tanggalin natin si plus 2. Paano tatanggalin yung naka plus 2? Minus 2. Kung nag-minus ako sa kaliwa, magma-minus din ako sa kanan. Subtraction property of equality. Madali lang naman yung concept. Ang concept lang, dahil nga equation sila, kailangan sila ay equal. Kung anong ginawa sa kaliwa, gawin din sa kanan. Okay, let's compute. Positive 2 minus 2, 0 lang, or makakancel lang yan. Ang matitira ay n. 6 minus 2, the answer is 4. So, the value of n is 4. Gusto mo i-check? Substitute mo lang dito kay n. Gawin mong 4. 4 plus 2, the answer is 6. Next. Number 7. Q minus 3 equals negative 8. So, anong value ni Q? Ganun lang ulit. Tanggalin natin si minus 3 or si negative 3. Paano siya alisin? Plus 3. Nag-plus ako sa kaliwa, magpa-plus din ako sa kanan. Okay? Negative 3 plus 3, 0. Makakancel lang yan. Ang matitira ay Q. Okay, Q. Negative 8 plus 3, the answer is negative 5. That's why the value of Q is negative 5. Gusto mo i-double check? Palitan mo lang si Q ng negative 5. Negative 5 minus 3, the answer is negative 8. Okay? Number 8. 8R equals 48. Ganun lang uli, naka-times kasi nakadikit. Paano tanggalin yung 8 na yan, na naka-times? I-divide. Divide 8. Kung anong ginawa sa kaliwa, gawin din sa kanan. Okay? Makakancel na yan. 8 divide 8, 1. 1 times R, R. So, madaling salita, nakancel lang yan. Ang natira ay R. 48 divided by 8, the answer is 6. That's why the value of R is 6. Check natin, palitan mo lang si R ng 6. Dito sa original. 8 times 6, the answer is 48. Next, 60 equals 48. What is the value of T? Tanggalin lang si 6, naka times, i-divide. Divide 6, kung anong ginawa sa kaliwa, gawin din sa kanan. So, cancel. Ang matitira lang ay T. Dito naman, sa kanan, 48 divide 6, the answer is 8. That's why the value of T is 8. Gusto mo i-check, palitan mo lang ito ng 8. 6 times 8, the answer is 48. Number 11, W plus 3 equals 29. What is the value of W? Palitan lang natin ito, tanggalin lang natin si plus 3. Minus 3. Kung anong ginawa sa kaliwa, gawin din sa kanan. Cancel, matitira ay W. 29 minus 3, the answer is 26. Gusto mo i-check? Palitan mo lang ito ng 26. 26 plus 3, the answer is 29. Okay? So, hanap tayo ng mahirap. Mahirap-hirap. So, ito. So, ito. Paano yan, sir? Dalawa na. 2x plus 4 equals 8. Ang una mo muna nga alisin yung may plus at yung may minus. Bago yung naka-divide. Bago yung naka-divide at naka-times. Tulad nito, 2x plus 4. Diba si 2 naka-times kay x?
si 2 naka times kay x. Hindi muna si 2 ang aalisin mo. Ang aalisin mo muna si plus 4. Paano aalisin yung plus 4? Minus 4. Kung anong ginawa sa kaliwa, gawin sa kanan. Okay? So, compute na natin. Positive 4 minus 4, cancel. Makakancel lang yan. 0. O kaya matitira na sa kaliwa ay 2x. Then, 8 minus 4 sa kanan. The answer is 4. So, ito na yung natira. 2x equals 4. So, hanapin natin ang value ni x. So, pwede mo nang alisin ngayon yung 2. So, naka-times yung 2, i-divide natin sa 2. Kung anong ginawa sa kaliwa, gawin din sa kanan. Cancel. 2 divide 2, 1. 1 times x, x. Sa madaling salita, na-cancel lang yung 2 divide 2. Ang sagot na ay x. 4 divide 2, 2. So, the value of x is 2. Let's check. Palitan lang natin ng 2. 2 times 2, 4. Plus 4, the answer is 8. So, the value of, correct, the value of x is 2.